upang lalo pang mapaunlad ang inyong turismo at komerso. Isinasaayos na po natin ang North Hagnaya, tama ho yan, Hagnaya, Wharf Road, ang nagsisilbing tarangkahan papunta sa sikat at laging dinadayong Bantayan Island. Sabi po sa akin, halos 21,000 manlalakbay nga po kada araw ang makikinabang sa proyekto ito na inaasahang makompleto na ngayong Pebrero. Kaya ako po'y tumawag at ang nakausap po natin ni Regional Director ngayon raw ho ay February 19. Tapos na raw po itong proyekto ito. 100%. So pag hindi ho niya na itapos, paalam lang po niyo sa akin para palitan natin ang regional director niyo. Dahil ang pinangako po niya ay tapos na. Sa Hulyo naman po, inaasa natin matatapos na ang rehabilitasyon ng Wano Avenue. Kapag po nakompleto natin ito, ang dating isang oras sa biyahe mula Cebu City papuntang Mactan Cebu International Airport ay magiging 30 minuto na lang at siguro ho, ngingitian na ako ni Manong Tommy Ismeña. Malapit na rin po. Malapit na rin pong simulan ang planong pagpapalawak ng Mactan Circumferential Road na magpapaaliwalas ng biyahe papunta sa mga resort, hotel at iba pang lugar na dinadagsa ng mga turista sa Mactan Island. At tulad po na nabanggit natin nung nakaraang SONA, i-upgrade na rin natin ang ating international airport sa Mactan. Na target natin makompleto bago matapos ang ating termino. Ibig sabihin po nun, bagong terminal, mas maayos na apron, mas mataas na kapasidad bago po tayo bumaba sa pwesto. Bukod po sa pagtutok sa infrastruktura, dumidiretso ang natitipid nating pondo na dulot ng matuwid na paggugol sa ating mga serbisyong panlipunan. Una nga po sa ating listahan, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kung saan Disyembre 2012 pa lamang na i-registro na natin ang mahigit 3,100,000 kabahayang Pilipino bilang benepisyaryo. Sa taong punto, dadagdagan natin ng 700,000 para maging 3.8 million households na nakikinabang. Yung minana po natin programa sa kanila, 800,000 families times 4 po noon, 3.2 million. E 3.82 tayo ngayon. In 2.5 years, halos papunta na tayo sa times 5. At meron pa po tayong kailangan tulungan na higit kumulang mga 1.4 or 1.6 million families. Dito po sa Cebu, namumuhuna na tayo sa kinabukasan na mahigit 97,000 kabahayan upang umagapay sa kanila palayo sa kahirapan at palapit sa kaunlaran. Tandaan po natin ang pinakaimportanteng kondisyon dyan, panatilihin nag-aaral ang iyong anak. Pag nakagraduate ng high school, ang ambisyon po natin ay may kakayahan na para may hanap buhay na marangal at tsak na mapapagkakitaan. Ito nga po ang mga pinipitas nating positibong bunga ng pagtahak sa tuwid na daan. Isipin po ninyo, kung nagawa lang ng sinundan natin na magpakatino sa pamamalakad sa loob ng halos isang dekadang panunungkulan. Ulitin ko po yun, lahat na nagawa namin, 2.5 years. Pagkakataon nila, 9.5 years. Di hamak sana kung nagawa nila yung nagawa na namin. Di hamak na mas matatayog pa sanang tagumpay ang naabot natin sa nakalipas sa 20 kalahating taon. Hindi po ba? Binigyan niyo ako ng mandato para mamuno, para dalhin tayo sa tuwid na daan. Sa darating pong halalan, may pagkakataon tayong pabilisin pa ang pagkamit sa minimiti nating tunay na kasaganahan. Mapapadali po ang trabaho nating itulak sa pag-asensong sambayanan kung pipiliin natin ang mga pinunong umaasam ng pagbabago at tatalikuran ang mali at lumang katiwalian. Pagkatiwalaan po sana natin ang mga pinunong magtutuloy ng ating reforma at hindi tayo ibabalik sa dating sistema. At natitiyak ko, isa po sa tunay na mga kabalikat sa atin sa tuwid na daan ang iaalal na gobernador ng mga Cebuano, walang iba po kundi si Junjun Davide.
Tulad ko po, wapo siya. Tanayin niyo mga ina namin. Hindi niya masisikmura ang katiwalayan. Hindi siya magpapaanod sa tukso ng yaman at kapangyarihan. At hindi makukulong sa Kapitolyo para takasan ang pananagutan. Kay Junjun Davide, sigurado pong mapapatalsik ang mga tiwali at may tatama ang mali. Ang isa pa po nating katuwang sa tuwid na daan, ang nangungunang taga-Timon ng Cebu, si Agnes Magpale. Saludo po tayo kay Agnes sa awaran niyang pamumuno at paglilingkod bayan. Batid natin hindi siya kapitungo sa pangyarihan. Kitang-kita naman po inuna niya ang gawa at hindi ang drama. Kasama rin po natin ngayon ang mga lingkod bayan na tiwala tayong kusang loob na uunahin ang kapakanan ng mga Cebuano bago ang sarili na kinabibilangan. Siyempre, unahin natin ni Manong Tommy Osmeña. Si Manong Willie Caminero, si Gay Yapa, si Tining Martinez, tanjang banda sa gitna. Nakasama natin sa Kongreso sa unang termino, naging Secretary of Tourism, Ace Durano. Siyempre po, kasama natin si Luigi Kisumbing. Itong si Luigi, pagtitinin niyo, para bang relax na relax eh. Pero ako po, batid ko'y napakaraming desisyon niya mabibigat na pinirindigan. Kaya talaga naman pong angkop na angkop yung kanyang laki sa mabibigat at tamang desisyon niya. Kumpiyansa tayo sa kanilang liderato, didinggin nila at tutugunan ang suliranin ng mga Cebuano at buong pusong paglilingkuran ang kapwa Pilipino. Sila po ang mga kasama natin sa pagtaap ng tuwid na daan. Sa kabilang banda naman, sa kabilang panik, ang mga kumakalaban sa atin. Sa totoo lang po, hindi natin sila maintindihan. Minsan, sinasabing kaalyado tayo at kasama natin sila sa tuwid na daan. Minsan, puro batikos naman, lalo ng ibang kasamahan nilang ni minsan, walang nasabi maganda sa atin. Nilinawin ko lang po sa inyo at sa kanila. Hindi natin matatanggap na meron hindi tiyak ang mukhang inaharap sa atin. No? Sa tuwid na daan po, dapat ang kasama natin tiyak ang patutunguhan. Tama po ba na sasabihin nilang nakikisa sila sa atin, gayong kinakampihan naman nila ang mga nakinabang sa buluktot na kalakaran? Tama po ba na sasabihin nilang nakikisala sa atin, gayong ang bawat mukhang bibig nila, wala daw tayong nagawa upang iangat ang Pilipinas sa dalawat kalahating taon? Ito po mismo ang dahilan kung bakit hindi natin sila kasama rito ngayon. Dahil sinasabi nilang wala daw silbi ang bawat takbang natin. Wala daw pupuntahan ang tuwid na daan. Kapag naupo ang mga personalidad na ito, mabibigyan sila ng 3 taon. Upang kontrahin ang lahat ng ginagawa natin para sa ikabubuti ng taong bayan. Mula sa pagpapalawak ng PhilHealth at Pantawid 5 Million Pilipino Program, malamang kukontra sila. Hanggang sa maayos sa pagtayo ng infrastrukturang kailangan ng ating mga lungsod at probinsya, maging sa paninigurong matutugis natin ang korupsyon sa sistema. Wala po sa interes nila ang tagumpay natin. Ulitin ko po, wala po sa interes nila ang tagumpay natin. Ibig pong sabihin, wala sa interes nila ang tagumpay ninyo, ang aming pong mga boss. Nakita po ninyo ang estilo ng ating pamamahala at kung gaano nakalayo ang ating narating sa kasalukuyan. Nararasan rin po ninyo ang pag-aabuso at panlalamang ng dating pamahalaan. Ang tanong po, isusugal ba natin ang kinabukasan ng bayan sa mga nagpapanggap lamang? Hindi po madadaan sa pagkanta ng My Way ang kumakalam na tiyan ng ating mga kababayan. Tandaan po natin ang pagbabagong tinatamasa natin ngayon ay bunsod ng nasilayan ninyong pag-asa, pinag-alab ng inyong tiwala at patuloy na pinapatibay ng inyong pakikisa. Malino po, kayo po ang gumawa ng pagbabago. Sa ating bayanihan at sabay-sabay ng pagkakapang sa isang direksyon, palapit tayo ng palapit sa mitiin nating maging ganap na maunlad ang ating bayan. Ulitin ko po para maliwanag na maliwanag. 2013, may eleksyon tayo. 2016, bababa na po ako sa pwesto, kukunin ninyo yung kapalit ko.
Siyempre po, 2013 hanggang 2016, magpapakitang gilas yung gustong pumalit. Pag kami naman po ay lalo kayong natuwa sa ginagawa namin at lalo natin naiangat ang istasyon sa buhay o kalagayan sa buhay ng bawat isang Pilipino, yung tinatawag natin inclusive growth, edi siyempre lahat ito mag-aangkinan na sila ang dahilan nun. Tanong ko lang ho sa inyo, kung ikaw ay hindi kaalyado ngayon, paano mo aangkinin? So palagay ko, imbis na makitulong sa atin sa pagsagwan nung bangkang sinasakyan natin, eh baka naman nung sila pa maging angkla para hindi tayo makausad at para masabing mas magaling sila. Di ba? Sabi ho ng mga Tagalog, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Siyempre ho, sa local, tinulungan nyo ko. May magpapatakbo ng mga proyekto na hindi ko na kailangan bantayan araw-araw. Totoo kaya yung paglagay ng semento dyan? Tama kaya yung presyo ng mga ilaw dyan? No? Dapat ho, may panatag tayong kalooban, maayos yung naipo natin, iba na asikasuhin ko, lalo na kung problema panlabas. Di ba? At yung pangkalahatan. Baka naman sa Senado, makalimutan nyo akong bigyan ng kasamahan doon. No? Eh di mabigato yung angkla ng senador, 12 yun, hindi nyo ko bibigyan ng katulong sa Senado. Mas maganda ho, mas marami tayong kaalyado dyan. At syempre po, saan pa tayo pupunta kundi sa Team Pinoy? Pakilala ko na lang ho sa inyo ulit. Una-una po, si Risa Ontiveros. Boboto ba natin si Risa dahil maganda o magaling kumanta? Hindi ho. Boboto natin si Risa dahil siya po, alam naman natin, TV personality pagkatagal-tagal. Pwede siyang nasa television na lang. Pwedeng relax na lang ang trabaho niya araw-araw, nasa air condition na studio. Pero pinili po niya na pag may nakikita siyang mga kababayan natin nangangailangan, hindi niya pwede ipikit yung mata niya at wala nakita. Tuloy-tuloy pong pinaglalaban ang kapakanan at karapatan ng bawat Pilipino at ako po'y nakita ko yan personal. Risa Ontiveros. Susunod po, siyempre si Grace po ang pinakamagalang na kandidato natin. Si Grace po, hindi ko nakatrabaho noon. Pero siya hinirang natin sa MTRCB. At alam naman po yung pagkahalubilo natin yung mga nasa showbiz, yung mga artist. Medyo hindi ko madaling kausap yan. Very, sa English po, impassioned. No? Pero dumating si Grace po. No? Kung ako po'y may natitira pang buhok sa aking bunbunan, no? Dahil binawasan na malaki ang problema ng pumasok si Grace po sa MTRCB. Pinatakbo niya ang negosyo ng kanyang ama, pinatakbo niya na maayos at walang problema ang MTRCB. Talaga hong kapakanan ng Pilipino ilagay si Grace po sa Senado. Si Jambi Madrigal po ay hindi natin kasama ngayon, pero alam naman po niya, alam po niyo, diretso po sa salita at sa gawa. Mahal ang mahirap at galit po sa kurap. Yung nakakatanda ko pong pinsan, si Bam Aquino. Ito yung si Bam, may nagtanong sa kanya kung pamangking ko raw siya. Sabi niya, ay, hindi po. Yung sunod na katabi, tinanong siya, anak ko raw ba siya? Sabi, hindi pa ako nakapag-asawa, may anak na ako, kawawa naman ako talaga dito. Hindi po, pinsan ko po siya. Pero huwag niyo siya iboto dahil pinsan ko. Huwag niyo iboto dahil mas makapalang buhok niya sa akin. Huwag niyong iboto dahil management engineering graduate siya at yung kanyang barong nung nag-graduate po mula grade school hanggang college, pinakalumang barong ho isuot niya. Tanong niyo bakit? No. Dahil oh, bubutasan na marami mga medalya. Eh kung bago yung barong niyo, sayang naman pag natagtag ng butas eh. No. Okay. Sa Ateneo po na pinagmula namin, pag pumasok ka doon sa management engineering course, mahirap yun. Pero para manatili ka sa management engineering at mag-graduate, mamabigat ka talaga. Yung puyo kasi lumalaman ng math, napakahilig sa math, tulad ni Coco.